Welcome back to my YouTube again. It's me, Jen. I'm here again. So guys, for today's video, di ba uso ngayon yung mga virtual wedding. Puro virtual kasi ano, malayo tayo sa mga minamahal natin. So, for today's video, di ba sobrang dami mga virtual peace, something like that. So masaya na tayo sa mga ganong pamamaraan. Kahit hindi natin nakikita sila, masaya tayo kahit sa video call lang, sa send ng video. Masaya na tayo na nakikita natin, lalo na sa panahon ngayon, pandemic ngayon, hindi tayo makauwi. So yung video ko ngayon is mag-virtual visit ko sa Pilipinas. So ang unang-una kong pupuntahan, siguro yung bahay ko, yung bahay ko na pinapagawa. So, samahan nyo. So, ayan guys, yung pinapagawa kong bahay. Hindi pa siya tapos, pero medyo malapit na. Yan na siya. Sobrang nakakasipag mag-work pag nakikita mo yung pinaghirapan mo. Simple lang yung bahay ko. Kasing simple ko. Kaya, yan. Kahit man lang sa pamamagitan ng video, maging masaya ako. Marami pa siyang kailangang gawin, marami pa siyang kailangang pera para matapos yan. So last year ko pa yung pinapagawa, hanggang ngayon hindi pa siya matapos. Utay-utay lang, siguro matatapos din yan. Yan. Sunod kong pupuntahan, syempre yung farm ko. May farm bongga. Hindi, anong pagod ko. Yung ito nabili ko nung nag Hong Kong ako. Sige, bibisitahin ko siya. Ngayon, syempre, yun din, bibisitahin ko rin siya once na makauwi ako ng Pinas. So, ayan. And guys, yung nabili ko nung nag-Hong Kong ako. Ano siya? Humigit kumulang isang hektarya siguro yan. Hindi pa siya na-develop, kaya ganyan lang yung ano niya, ganyan lang yung mga tanim niya. Kasi mura ko lang naman siya nabili, kaya siguro pag-uwi ko, papatanim ko or anything. Basta dyan lang muna yan. Basta investment lang muna yan. So, proud ako na nabili ko siya ng pagod at pawis at hirap ko at pagtsatsaga ko yan. At least ngayon nabili ko siya, ilang taon ko nang pinag-ipunan yan. So masaya lang ako, share ko lang din. Yan yung unang-una kong bibisitahin pag uwi ko ng Pinas. At sobrang sarap sa pakiramdam na yung pinaghirapan mo may napuntahan. Kaya virtual visit lang muna tayo sa agenda ko. Next naman na pupuntahan natin ngayon is yung bahay ng nanay ko. Bahay ng nanay ko. Kasi syempre, pagkatapos kong pumunta sa bahay ko, yung bahay naman ng nanay ko ang bibisitahin ko. Eto, samahan nyo. Ayan guys, yung harapan ng bahay ng nanay ko.
Diyan ako lumaki. Kami ng mga kapatid ko, diyan naglalaro. Sobrang lawak ng place ng harapan namin. Sobrang enjoy. Yan, kahit simple lang yung bahay namin, hindi siya maganda, pero sobrang dami niyang halaman. Maraming bulaklak. Yan, diyan kami naglalaro sa harapan. Sobrang saya sa pakiramdam na makita mo yung birthplace mo. Sobrang ganda. Naalala ko nung bata pa ako, dyan kami madalas maglaro ng mga kapatid ko. Dyan din kami madalas mag-away. Sobrang ano nung birthplace ko, sobrang as in probinsya na talaga ako. Hindi ako lumaki sa 16 years akong tumira doon sa probinsya. Tapos after nung pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho ako. And then nung nag-18 na ako, nagtrabaho naman ako sa company. Tapos marami, kahit saan ako dalhin ng mga paa ko, sa birthplace ko pa rin talaga, mas masaya. Mas lagi kong pinapangarap na umuwi, magbakasyon. Siguro kahit sa Pluto pa ako makarating. No place like home talaga. Sobrang miss na miss ko na, kaya eto gumawa ako ng video para sa maano ko yung sarili ko na nakarating din ako kahit virtual lang yung pagpunta ko. At sobrang saya sa pakiramdam ko na walang pagbabago. Sobrang ganda pa rin ng paligid, alagang-alaga ng nanay ko, yung sobrang daming bulaklak, mga manok. As in probinsya na, at hindi ko ipagpapalit yung probinsya ko sa Manila kasi ayoko talaga ng mga crowded places, lalo na sa katulad kong introvert. Introvert ba? Isa pa tayong bibisitahin ngayon, yung isa ko pang nabili nung nag-Saudi ako. Victoria din siya. So, ito naman malapit siya sa bahay namin. Yung isa kanina, yun yung malapit sa bahay ng nanay ko. Nanay ko nag-aasikaso nung isa na yun habang wala ako. Kaya, I'm sure, bibisitahin ko lalo na yun kasi malapit lang sa bahay namin. So, samahan niyo ulit ako doon kasi wala akong kasama. Ako lang mag- Sobrang laki nung naitulong sa akin yan kasi dati-dati pag gusto namin ng saging, bibili pa kami ng saging, 2 pesos ang isa. So bibili kami ng mga 20 pieces, tapos lulutuin namin ng banana cue, tapos bitin pa sa amin yun kasi ay sobrang konti lang siya. Ngayon, magluto ka na hanggang gusto mo. Sobrang laki nung naitulong sa akin. Awesome. Tanim siya ng lansones. Pwede kang kumain ng kasawa ngayon pag may bunga. Tapos, ano pang tanim? May calamansi din. Tapos, ano pa yung mga tanim niya? Saging, calamansi. May rambutan din. May lansones. Sobrang laking tulong sa amin yan sa pang-araw-araw. Kasi yung saging naman, monthly ang kita niya, tapos yung lansones naman seasonal siya, once a year lang siya, pero sobrang laki tulong sa amin. Yung dati namin, bumibili kami ng lansones, dati 60 per kilo, ngayon ako na yung nagbebenta ng lansones ngayon. So, sobrang grateful ko kasi nabili ko siya ng pinaghirapan ko talaga siya na mabili ko siya. Kasi yun yung goal ko.
bago ako mag-approach. Nakabili ako ng lupa at saka makapagpatayo ng sarili kong bahay. So, napakabait ni Lord sa akin kasi lahat ng gusto ko, binibigay niya. Pero syempre, dapat may pagsisikap din. So, yun lang. Sobrang thankful ako sa lahat ng nangyayari sa akin. Basta, keep that. Kahit na sobrang pagtitipid yung ginagawa ko, yung ultimong shampoo, pwede mo nang gawing body soap, makatipid ka lang. Tapos, imbis na coping din, magtutupid ka na lang. Tapos naisip mo ay may dapat kang bilhin, yung gano'n pa rin pagtitipid. Pero worth it na. Sobrang thankful. Gago 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야 Meanwhile, pre, may isa pa akong bibisitahin. Ito yung alaga ko. Sobrang mahal niya. Mahal lang pagkabili ko sa kanya. So, bibisitahin ko yun siya. That's it for today's video, guys. Nawa ay na-inspired kayo, na-encourage kayo na kayang-kaya nyo rin. Walang imposible, basta may pangarap kayo sa buhay. Shout out sa Team Paangat. We love you guys. See you. Bye-bye.